Good evening, good evening, good evening, good evening, collective, good evening. Okay, so now is all about love. Tayo ngayon, love. Okay, so it's all about love na from your past person, no? Kung ano yung gusto pa nilang sabihin sa'yo na hindi nila nasabi nung mga nakaraan. No, bago kayo naghiwalay or bago kayo nagkaroon ng di pagkakaintindihan na napunta sa hiwalayan, no? So ano ba ang mga gusto pa nilang sabihin sa iyo? No, ano ba ang message nila o ano yung nasa sa loob nila na hindi nila na-express, no? Na siguro dahil baka ayaw nila masaktan ka, no? Mas parang mas pinili nila ang manahimik na lang. Okay, so ngayon is alamin natin kung ano yung mensahe nila for you, collective, no? Let me thank muna yung mga nag-subscribe and na yung mga naka-resonate, no? And sa mga magdadaan dito, no, napilit kayong pinabubuksan itong YouTube channel na to is pasensya na. Paki-subscribe po, no? Paki-hit po yung subscribe button and the notification bell para po sa updates ng ating mga uploads, okay, ng ating mga videos. Okay, and sa ano pa ba? I think yun lang, ano, nakapagsalita na rin kasi ako ng mga ibang reminders patungkol sa anyway, sa mga magpabook po, sa mga magpapabook ng mga readings is ano po tayo, no? By appointment, meron po tayong schedule na binibigay dahil sa everyday po is talagang meron po mga naka-line up. So wait patiently for your time, no? And lahat naman po is marireading at marireading po, okay? Okay, so let's start, no? Para malaman na natin kung ano yung mga mensahe sa inyo, okay? So start muna tayo sa sang ito. Okay? Wait. Ay, baliktan. Okay, so ano ba ang mensahe sa'yo ng iyong past person? Tingnan natin kung magbubukas tayo ng tarot para for clarification. Aside sa mga oracle. Kasi puro oracle lang to. Okay. Let's see kung ano sasabihin sa inyo ng inyong person. Oh, dami. Okay. So, first card, I wish I could share my good news to you or with you. Okay? So, meron siya ngayon na gustong mga, siguro marami siya ngayon mga magagandang nangyari sa buhay niya after ng breakup niyo or after niyo magkaroon ng misunderstanding, no? So, medyo parang nasa good situation naman siya ngayon. And now, finding out the truth crushed me. No? So, dito it. Okay, sorry po sa interruption. Okay. So, finding out the truth, no? Yung second card, no? So, dito is lumalabas na finding out the truth crushed me. So, dito is maybe meron siyang na-discover sa'yo na maybe meron ka na agad pinalit, no? Or, yun yung mga ganun. Parang nasaktan siyang masyado doon, ano? Na really wish niya na sana tinrato ka na ng maayos noon na sana hindi kayo nagkaroon ng hidwaan or tampuhan or ganyan na napunta sa breakup, no? So, dito ay sinasabi niya rin na sana sana pwede niya pambawiin yung mga nasabi niya masasakit sa'yo, no? Kaso, it's too late, no? Kaya sinasabi niya, I wish I had treated you better. Kasi talagang masyado kang nasaktan dito sa huling usapan niyo, no? So, here is just being here is intoxicating. So, parang alam mo yun, wini-wish niya rin na parang gusto niyang mapalapit ulit sa'yo, na maayos yan, ano? Kaso, I left when I saw you with someone. So, ito na nga yun, ano, finding, yung dito nga sa finding out the truth crushed me, na sinasabi ko nga na talagang meron siyang nakita sa'yo na meron ka ng iba agad. Yung ganun. So, parang
hindi na to right time para siya ay pakipag-usap pa sa iyo or what, no? Kasi nakita ka na niya with someone. And I can't stop thinking about you. So talagang mahal ka pa rin niya, no? And I left you before you could leave me. So actually ano to, no? I think umiikot to sa parang merong third party na meron kang nagustuhan collective, no? Na pinag-awayan nyo, na siguro nahuli ka or meron siyang may narinig na chismis, may nag-chuchu sa kanya na ganito ka, ganito ganyan. So parang nas pinili na lang niya na layuan ka bago mo siya, bago ikaw ang gumawa ng ganong move, no? Anything else? Message? Okay, so ano pa ba? Okay, see, I know I messed up everything. So, sabi sa'yo ng collective, sabi sa'yo ng person mo is, alam niyang marami siyang pagkakamali, pagkukulang sa'yo, no? So, hindi ka niya masisisi kung bakit kayo nag-end up sa ganyan. Okay? So, parang naghanap siya ng gano'n, ano, or naghanap ka ng iba. Parang gano'n, no? I want to feel that way again. So, gusto niya yung dating samahan nyo, no? Hindi yung ngayon na parang more on argue kayo, more on away, more on kung ano-ano, ganyan, no? So, I know that I crossed the line with you. So, eto na nga, pumapasok na nga dyan yung sinasabi ko sa inyo, third party na talagang meron, no? Na parang, actually, nasagad ka na dito. Malamang to yung person mo na to is hindi lang one time, no? Ginawa. Hindi lang, I mean, paulit-ulit din itong ginawa sa'yo. Parang masyado ka nang na-hurt dito. So, you decided na to live or to, alam mo yon, to choose na, ano, yung separate ways. Okay, so ano pa ba ang mensahe ng person mo sa'yo? Ay, tulog. Dami. Okay. So, hindi niya daw maintindihan. Okay, so itong person mo na to is hindi niya maintindihan kung ano ba talaga yung nararamdaman niya ngayon, ano? And I don't want to be alone. Ayaw niya, kaso talagang, alam mo yun, you choose to, ano eh, to, ganyan na magkahiwalay kayo, na parang, hindi naman na din healthy, no? Kung sasama pa kayo, kung lagi nilang mga kayo nag-aaway, no? So, pero andun niya talaga, iniisip ka pa rin niya, collective, no? Kasi ayaw niyang mag-isa. No? Parang kung pwede lang ibalik yung nakaraan, no? Sinasabi niya rin na, yun nga, na siya ay obsessed sa'yo, and the passion I feel is overwhelming. I don't know how to handle this, no? So, parang, alam mo yun, parang tingin ko gagawa't gagawa ng paraan to para magkabalikan kayo, no? Pero, ewan ko lang. Kasi talagang, this love is crazy. Okay? Kasi talagang, ano siya sa'yo? Talagang love na love ka nitong person mo na to. No? Kakaawa naman itong, ano na to, person na to, collective. What happened ba? Namimiss niya yung kiss mo. My goodness. No one understands me but you. O kita mo. Alam mo, ano to, parang nagmamakaawa siya sa'yo, no, na kung po pwede, isbalikan mo na siya. No? Na kahit na alam niyang may kasalanan siya, is, ando naman yung gusto niyang mag-sorry. May gadang bastos nito, ha? Alam mo, itong oracle to, gusto ko to itago, itong message na to. No? Ayan. Pero lalabas ko pa rin. Sorry. So, yan na yon. So, alam nyo na kung ano ibig sabihin niya. So, hindi ko na i-explain yan. Pero love ka niya. Promise. Love ka niya. And he misses you or she misses you so much. Okay. Sexual desire, my goodness. Ano ba? Ano bang meron? Ganun. Sorry to say, pero ba't ganun? Parang namimiss ka niya. Namimiss niya rin yung mga intimate moments nyo, no? Collective. Okay.
Ngayon, binlock mo na siya. My goodness. Kawawang nila lang. Kawawang nila lang to. Okay, so ano pang message mo, person, para sa collective? Okay. So, painful memories. No? Marami kayong mga painful memories. Parang, alam mo yon na parang ayaw mo nang balikan dito sa person na to, no? Pero ito yung sinasabi niya sa'yo na marami man siyang painful memories is painful memories na binigay sa'yo is parang kaya niya naman daw itong pagtakpan, kaya niya itong bawiin, kaya niya bumawi, mag-e-effort at mag-e-effort siya, magbabago siya for you, no? What is the truth, no? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo siya hiniwalayan? Ano ba daw? Diba? Halos parang ibinigay niya naman daw ang lahat sa'yo. Sinungkit na ang bituin, no? Pero parang not enough for you, no? Kasi I'm afraid to lose you, but then you decided to separate ways is nandyan, no? Yan ang pinag-uusapan. I don't want to be who I used to be. You deserve better, no? Pero ayun nga, meron din siyang mga ganito na sinasabi na you deserve better, pero kaya niya 'tong ibigay sa iyo, no? Kayang-kaya niyang hulmahin ang sarili niya for a change, no? For a better person for you. Then last message. Okay, so napikon na rin siya. Sumuko na rin tong person mo. I have to let you go to find myself. Okay, so hahanapin niya ngayon ang sarili niya, no? So ganun pa man, ang bilis na sumuko, di ba? Kanina parang lumalaban siya, pero sa last card is, yun na, I have to find myself, and I have to let you go to find myself. Yun na yung message niya. For you, collective. Okay? So, letting go, no? So ito is para to heal both of you, no? Kailangan yung i-let go ang isa't isa para mag-heal kayo pareho, para alam niyo yon, para naging maganda yung buhay niyo na rin, para matahimik na rin, ano? Okay, so here is the alchemy. So kailangan niyo talagang mag-heal, kailangan niyo makipag makipaghalubilo sa ibang tao, no? Para mag tumbog forward. Okay? Kailangan niyo ng kumbaga sa ano, parang self-medication, ano? Parang may mga ganong factor, no? Kailangan niyo mag-heal. Kailangan niyo ng tao, no? mga nakapaligid sa inyo, kailangan niyo mag kumausap ng ibang tao, no? Phoenix rising. So dito is makikita nyo dito na kumbaga yung mga emotions nyo is still now is nandoon sa point na parang may galit, no? So kailangan nyo mag-heal muna bago kayo pumasok ulit sa new relationship. Actually, collective, yung bago mong relationship ngayon na pinagselosa nito o pinagtalunan nyo is hindi rin kayo para mag-grow nito, kasi parang ginawa mo lang din siyang panakit butas, no? Pero talaga ang nasa feelings mo pa rin, as in yung love mo pa rin, is di naman nawawala dito sa person mo, no? So itong relationship mo ngayon with your other person is hindi siya magiging healthy, kasi hindi ganun kabilis, no? Okay, so how teachable are you, no? So sinasabi sa'yo ng person mo na gano'n ka ano, parang paano mo natutunan yung mga ganyan, paano mo nagawa yan, yung gano'n, ano. So dyan is sinasabi niya na kumbaga sana may napulot kang aral sa mga nangyari sa inyo, sana maging lesson din to sa iyo at sa kanya din naman, no? Parang nakakuha din siya ng lesson, no? So yung pride, kung talagang gusto nyong magkatuluyan, I mean gusto nyong mag-aayos, is kailangan nyong babaan ng mga pride nyo, no? Magkaroon ulit kayo ng communication, maging transparent kayo sa isa't isa, and do
your best para mag-work out ulit yung relationship nyo, no? Kasi mahal na mahal ka ng person mo dito, collective, no? And nakakita ko dito yung intention niya is very sincere naman. It's just that meron ka rin naman pagkukulang sa kanya na kailangan mo rin ayusin, no? Patience, no? Kailangan nyo lang talaga ng patience, both sides, okay? Kailangan nyo ng patience. Paano yung pasensya nyo sa isa't isa, okay? Okay, and self-love at the same time, no? And wild. Okay, yung self-love is, sinasabi dyan ng self-love is, kailangan, self-respect also is there, no? Kailangan, hindi lang puro self-love. Okay, so kailangan dito kasi para pagka self-love kasi medyo nagiging ano na tayo dito, selfish. Na pagka masyado natin minahal ang sarili natin, pag masyado, okay, pagka over, yung sobra-sobra is masama, nakakasama din, ano. So kailangan dito is balance, no, i-balance mo. Yung pagiging wild mo, wild as a person na, for example, is parang alam mo yun, parang kung ano yung decision mo, yun na. Na parang hindi ka na nakikinig sa opinion ng iba, even from your partner, no, in life, hindi ka nakikinig, parang sige lang ng sige kung ano yung gusto mo, kasi yun ang gusto mo, doon ka masaya, eh, no. So kailangan baguhin mo yon, collective, no. So kailangan medyo magpaka-finesse tayo, respeto rin sa sarili, mahalin ang sarili, pero wag naman yung sobra-sobra, kasi alam nyo ano din yun, poisonous din yun, sobra-sobra ang pagmamahal sa sarili. Kailangan magbigay tayo ng ibang pagmamahal sa ibang tao, no? Okay, so yung cycles, no? Dito yung sinasabi yung cycles dito is yung dati yung mga samahan, dati yung samahan nitong person mo na kumbaga pwede namang baguhin, no? Kayang-kaya namang baguhin, kayang-kaya namang hilutin. Bigyan mo lang siya ng second chance or third chance, no? Pero talagang kayo are meant to be, no? Kayo are meant to be kasi alam mo mahirap. Parang mas mahal yung parang mas okay yung ikaw ang minamahal kaysa yung ikaw ang nagmamahal. Tama ba? No? Parang mas okay yung ikaw ang minamahal eh. Kasi parang, for me ah, mas gusto ko yung gano'n na ako yung minamahal. Kasi madaling magmahal. No? Pagka minahal ka kasi pinibigyan ka, alam mo yung paparandom sa'yo na isa kang tao, inaalagaan ka, minamahal ka. Ang dali na nun eh. Yung kahit na hate mo siya, basta pinakitaan ka ng effort na mahal ka ng isang tao is, ang dali na rin mahalin. Ang dali na rin suklian. Diba? So, sa akin is ganun na lang. No? Okay, so, hopefully, yan lang naman ang reading natin. Very short, no? So, this is a message from your person, ano? Pero, kung anuhin natin, try natin buksan to. Try natin buksan to isa natin or I mean isang card kasi this is also from past lives, kaya pala ako na-attra, kaya pala pinakuha sa akin. Okay, so tingnan natin kung anong mensahe. Ay pala. Okay, so dito is pinapakita na kumbaga it's a lesson, ano, it's a lesson from sa inyo, sa both parties, na kumbaga na-realize nyo pareho na yung faith, yung love, no, is talaga namang kailangan na andun lagi pagka pumasok sa relationship, no. And alamin din natin na talagang meron ding end, no, pagka hindi pagka toxic na talagang may end, no, kung may trauma, no, may end at mag-e-end din. Okay, so ito is pinapakita rito na kumbaga ngayon it's about time to explore, no? Parang okay, so ito na yung sigurong sinasabi sa iyo collective na talagang kailangan mong mag-explore or mag-move forward, no? Para din sa iyo. So siguro maganda na lang dito magkaroon kayo ng time to talk, no, na talagang medyo malalim na magkaayos kayo. Kasi, sa na ano ko dito sa card na to is parang nakahiwalay kayo ng
hindi maayos, no? More on sigawan, more on tension, ganun. So this time is mag-usap kayo ng maayos, ng kalmado, no? Okay, so dito is pinapakita dito na kumbaga kailangan nyo talaga siyang ayusin, no? Kailangan nyo siyang ayusin ng may in the diplomatic way, no? Okay, and next is kailangan nyo na rin mag-unwind, no? Mag-unwind po na kayo. Huwag muna kayo pumasok pareho sa relationship, no? Ikaw, collective, and the person. No, pero yung person mo is talagang hindi pa. Ano pa siya eh? Nagdurusa pa siya ngayon. So, sa'yo, collective, ang advice ko is mag-unwind ka muna. Huwag ka muna pumasok sa isang relasyon na alam mo yon, no? Ito na nga, sinasabi na nga dito na una na naman ako. Okay. So, kailangan mag-unwind, mag-rejuvenate, mag-rest, no? Para sa pagpasok ko sa susunod na relasyon mo is talagang ready ka na, no? Ready ka na to raise, no? Kasi galing ka sa isang relationship na medyo na-torture ka, no? Nagkaroon ka ng trauma, parang ganun, no? Masyadong traumatic sa'yo yung itong past relationship mo na siguro, ano to, masyadong seloso, selosa tong nakarelasyon mo, no? Na to the point na parang meron ng physical abuse, no? I mean, physical, ano, oh, yun na nga, parang physical abuse. Okay, so this time is kailangan mo maging medyo mas wise, no? Mas kumbaga detailed na, no? Kung meron kang i-entertain na bago or meron kang niligawan or meron magpapaligaw ka, kailangan medyo mas wise ka ngayon. Huwag masyadong ano, kasi nga galing ka sa abusadong relasyon. I mean, inabuso ka dito eh, no? Inabuso ka dito. Actually, di ba meron sex doon? Sorry to say this word ha, pero this is the reality, no? Actually, ito yung time na ayaw mong makipag ayaw mo, no? Pero sige pa rin ang yaya niya sa iyo or dinadaan ka niya sa force, no? Na which is ito yung isa sa pinakaayaw mo na parang pakiramdam mo collective dito is binabastos ka na or yun na nga, hindi pakiramdam kundi ang pakiramdam mo is binabastos ka talaga. Okay, so next is talagang nagalit ka na, no? There is an parang yun, explosion, no? So nag-explode ka na, so nagalit ka na doon sa way na yun na actually parang yun, isa yun sa factor na kung bakit ka nakipaghiwalay sa kanya, no? Kasi masyado siyang, yun nga, yung sexual desire nitong person mo is talagang sobra naman, no? Na parang wala nang patawad, na kahit siguro, okay, to be, ano dito, no, specific, this is for a lady. Okay, and now is, okay, so lumalabas dito, some of you, no, some of the collective dito, no, is nabuntis ka nitong partner mo na to, nitong person mo na to, pero iniwan ka, hindi ka pininindigan, or ang gusto niya is ipa-abort mo ito, ganon, no, collective. Sabihin niyo sa akin kung sino to, pa-comment na lang po, no. Wow, sakit. Okay, so ito may malalim na dahilan. Siyempre, napakahilig niya sa sex, no? Napakahilig niya sa ganun. Alang ano ina-expect niya na hindi siya makakabuo. So ito na nakabuo, no? Ito na. Nakabuo na pero ayaw niyang panindigan. So kaya naging masyado malalim yung away niyo. Kaya naging karon kayo na matinding tension, no? So now I understand na kumbaga naging masyadong traumatic sa'yo yung life mo ngayon. Okay? Sorry. Sorry to say. Sorry, sorry, sorry. Kung meron kang ganitong sitwasyon collective, sorry. Pati bata din namin niya. Salbahe siya. Salbahe, salbahe. Bad ka, bad. Bad, bad, bad. Okay, so next card mo is... Okay. So, akala niya siguro is ano ka dito, a martyr, na parang okay lang sa'yo ang lahat, no? Pero, hindi. Kasi, ano dito, eh, parang, alam mo yun, maka-Diyos ka, eh. Takot ka sa Diyos, eh. Takot ka sa karma, takot ka sa lahat. Actually, dalawa to, dalawang magkasunod na parang, actually, ito is parang, some of you, no, some of the collectives here is hiningi itong magkaroon ng baby, baka sakaling magbago tong partner mo, o itong person mo, pero hindi eh, hindi siya nagbago.
ang nangyari is yun nga, na nabuntis ka, natakot siya sa responsibilidad, iniwan ka, ang mas worst, ang gusto niya, ipalaglag niya, kasi hindi pa raw siya, eh, palaglag mo daw, dahil hindi ka pa raw ready, hindi pa siya halata, hindi pa siya ready magkaanak, yung mga ganon. So, through ganon situation, is pinagdasal mo na, but you keep the baby. You keep the baby. Kaya, baga, dito is humingi ka ng napakalakas na guidance kay God para i-save kayong mag-ina, no? Through eto situation na to na matinding pagsubok sa iyo, no? Kasi alam ko na alam mo din na parang eto is hindi mo kayang, I mean, kaya mo to, no? Kailangan mo kayanin to para sa baby. Lumabad ka, no? So this is a test sa iyo ni God na, pero bibigyan ka ng reward nito. Malamang sa malamang yung kinakarga mong baby, yung nasa tiyan mo ngayon is one of the biggest blessing na ibibigay sa'yo ni God. No, hindi man sa ngayon siya mararamdaman, pero siya yung magbibigay sa'yo ng swerte. Antayin mo lang yan, collective. Okay? Next is, sinasabi nga dyan na kumbaga, mas magiging magaan ang basok ng buhay mo. Mas magiging light, no? Magiging mas paaliwalas. Tama lang din yung naging decision mo. Kasi ginawa ka lang itong ano, sad to say is parang sex lang ang habol sa'yo. Okay? Na sinasabi niyang mahal ka niya kuno, no? Na pinagsisisihan niya. Marami siyang mga words na gano'n eh, no? Pero sa takbo ng card mo is kaya ayaw mawala kasi wala na siya mapawag-practicean, no? Pero tama lang kasi kaya lang na minahal dahil sa sex. Okay? So here is sinasabi naman dito na huwag ka nang malungkot, no? Huwag ka nang malungkot sa pagkawala. Oh my goodness. Okay. So para dito is tumalabas na nawala ang baby, nakunan ka, no? Or oh my goodness, parang hindi maganda. So, some of you is na pina-abort. No? Some of you lang naman. No? Pero, merong nawalang baby. No? Okay? So, ito yung time na nagsisingsisi ka sa nangyari. Okay? Alam mo, matindi yung ano mo dito, ano, matindi yung pinagdaanan mo dito sa person mo na to when it comes to sex, no? So to sexual activities or what, no? Medyo talagang biktima ka dito, talagang dinadaan ka niya sa haras, no? Talagang dahas, no? Dinadaan ka niya sa dahas kahit talagang ayaw mo, talagang ipipilit niya yung gusto niya, no? Grabe tong tao, grabe tong person. Okay, so nakahanap ka ng ano. Actually, humanap ka ng way, no? Humanap ka ng way para makawala ka sa kanya. Nung nakahanap ka ng way, talagang hindi mo na pinakawalan. No? Hindi mo na, nakahanap ka ng solution kasi dito na para pakawalan ka, no? So, nakahanap ka ng way na alam mo yun ang the best way na kahit alam mo kung tatalunan nyo. Okay. So, dito is nakita ko na ano, parang meron kang isang sitwasyon na parang pinagselosan nito ng sobra, na yun nga nagkaroon ng third party sa iyo, collective, no? Pero hindi to third party, parang palabas mo lang to para lang maiwanan ka dito, no? So yun yung pinaka parang way mo na para iwan ka. Okay, no? So here is yun nga, nagkaroon ng inabuso ka, no? Inabuso ka talaga dito, promise. Sorry talaga. Sorry to say, pero talaga inabuso ka dito. As my advice, no, continue mo lang yung life mo, move forward, no, hindi mo siya kasama sa buhay. No? If some of you is talagang buntis, no, and still you have the baby inside your womb, is ano mo siya, keep mo siya, no. Okay, next is maraming tutulong sa'yo, maraming susuporta sa'yo, kaya huwag ka mag-alala. God is with you, i-guide ka ni God, sasamahan ka na sa laban mo na yan, kaya huwag ka mag-alala. Okay, so, ang tangi kong ano dyan, advice sa'yo is, mag-pray ka na, ask for the guidance of God, para
maliwanagan ka, no? And about dun sa person mo na talaga namang pasakit na dinala sa'yo is forget him, forget her, or gano'n, no? Kung ito naman is about sa girl, sa boy na makaka-resonate, no, na parang gusto mong i-keep yung baby, but then ayaw naman ng girl na i-keep yung baby, na gusto niyang ipalaglag, na handa ka namang i-face a responsibility, pero gusto niyang ipalaglag, or gusto niyang, alam mo yon, is hayaan mo na lang siya kung yun ang desisyon niya. Marami ka pang makukuha dito, no? Ito is para do sa lalaking side, kasi kanina na ikwento ko naman is yung reading for the babae, no, na gusto ng person na ipalaglag naman yung baby. And this time naman is for doon sa lalaki na gusto i-keep si baby, kaso si babae naman ang ayaw. Okay? So, i-ano nyo na lang yung mensahe ng card sa inyo. So, dito is parang alam nyo yun, hindi rin maganda, hindi rin healthy yung mahilig tayo masyado sa sex, no? Hindi. Kung hindi mo naman kayang gampanan, hindi mo kayang panindigan, yung pagiging L mo, is wag mo nang gawin. Okay? Kung hindi ka ready, wag mo nang gawin. Kasi, ang magsasuffer yung baby. Yung sa ginawa mong kabalastugan, ginawa mong parang pinagnasaan mo lang yung tao. Pero pagdating sa responsibilidad is wala ka naman palang ibuga. Tigilan mo. Tigilan nyo. Okay? Kasi may inosenteng nadadamay. May inosenteng nadadamay. Okay? Maraming way para mailabas yung kaelyahan nyo. Okay? Sorry to say. No, sorry. Pero maraming way. So, gawin nyo yun. Wag lang kayong, ang tawag doon, mang-abuso ng tao o maka-agrabyado ng tao. No, na lalo na kung halimbawa is gusto na talaga nung girl or nung boy or vice versa na gusto na magkaroon ng family, pero ikaw gusto mo lang it's sex. Okay? So, alam mo, ang sarap mong igisa sa munggo. Kung sino ka man. Kung sino man tong person na to. I mean, tong person na to, no? Collective, no? Kung sino man tong person mo na to. Ang sarap ng igisa sa munggo. Okay? So, hopefully, meron kayong, akala ko nga, magiging, ano to eh, konti lang, eh, no? Pero, medyo nagtagal din tayo, no? Kasi, nagkaroon ng revelation dito sa last deck, no? Dito sa last deck, nagkaroon ng, revelation, no? So, unti-unti from first card, second card, third card, fourth card, fourth deck, no? So, doon natin na pagtahi-tahi. Baka pag kumuha pa ako ng isang card, is meron pa siyang malalim na dahilan. Collective, no? Baka mas marami ka pang marami ka pang dahilan aside dun sa baby. Pero dito is nakikita ko dito na is talagang sexually abused ka. Talagang inabuso ka dito. Okay? Okay, so again, sa mga makaka-resonate po, paki-subscribe po ang button, ang subscribe, ay sa mga makaka-resonate is paki-subscribe. Again. Sa mga makaka-resonate, paki-click po ang subscribe button and hit the notification bell, ting 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 ting. Okay? So, again, pwede naman po kayo mag-request ng reading, no? Pero wag lang po yung yung makaka-resonate naman po yung karamihan. Okay? Pwede po kayo mag-request. PM lang po. Or chat nyo lang po ako. Wag na lang po sa comment section. Kung meron po at kaya naman natin pong pagbigyan, why not, no? Pagka wala naman po tayong, hindi po ako bubulungan o hindi po ako sasabihan na ganito po ang iset ko sa inyo or baka meron po akong space, sige, pwede po natin i-reading yan. Okay? So, hopefully, ito is nakatulong sa iyo. So, ang sa akin is kailangan mo lang siyang i-let go na. Okay? And then move forward and ask guidance kay God palagi para hindi kayo pabayaan ng baby. Or ikaw, hindi ka pabayaan ni God. Okay? So, have faith, no? Ha? Okay? Bye-bye. Good night. God bless.